pagdidilig nito guys dito sa amin, halos everyday namin siyang nadidiligan kasi once na magdilig dito sa amin sa garden ay nagdidilig din dito sa aming mga plant collection. Hi guys! Welcome back po ulit sa akin channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. So mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And for today's video guys, samahan nyo akong mag-repot ng sensation na variegated. So eto, napakita ko na sa inyo nung nakaraang vlog ko na sabi ko magre-repot tayo nito. And ngayon din guys, ituturo ko sa inyo para ma-maintain natin yung pagka-variegation ng ating halaman. Dito din sa ating video guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko napabalik ang pagkakaroon ng variegation nitong ating sensation. So bago tayo magsimula guys, disclaimer muna na yung mga sasabihin ko sa inyo ay based on my experience and hindi po ako expert. So mag-umpisa na po tayo. So, yan guys. Ito yung pot na paglalagyan natin. Make sure na may proper drainage yung gagamitin nating pot kahit anong klase man yan para hindi maipunan ng tubig yung ating halaman. Tapos, yung gagamitin natin ay rice hull at saka soil. Ito po sa gagamitin nating potting mix, more on rice hull tayo kasi magre-repot lang naman po tayo. So, maglagay muna tayo ng soil. Ito yung ating variegated sensation. So, nung nabili namin to guys, maliit pa siya. And nung nabili din namin to guys, ito lang yung mga dahon niya, oh, yung maliliit na yan, yung mga nasa baba. So, 500 pesos namin siya nabili. Ayan, napapansin nyo na maliit na yung ating paso para dun sa ating plant. So, ganun kasi ako guys, once na makita ko na medyo maliit na yung paso dun sa ating halaman, nagre-repot ako kaagad. Kasi, ang nasa isip ko, and based on my observation na, kapag nilipat natin itong ating halaman sa mas malaking paso para sa kanya, mas nai-encourage yung plants na lumaki agad. And, napansin ko rin kasi, kapag maliit yung paso na pinaglalagyan natin dun sa ating halaman, mas bumabagal or mabagal talaga sila lumaki. So, kaya ganun yung ginagawa ko dito sa aming mga houseplant. Tanggalin muna natin siya sa kanyang paso. Gantuhin muna natin. So, madalas nakikita nyo na pinupukpo ko yung ating paso kapag magre-repot. Kasi, kapag pinukpok natin yan, kakawang yung soil dun sa paso. Madali lang natin silang matatanggal. So, yan. Tapos, hahawakan natin yung ating plants na paganto. Yan. Kitang-kita nyo po na malulusog yung kanyang roots. And hindi ko na rin po tatanggalin yung soil na nakakabit sa kanya. Kasi, katulad nung palagi kong sinasabi, kapag magre-repot tayo na kailangan ay once na may makita tayong insect, saka lang natin tatanggalin yung mga soil na nakalagay dito sa kanya. So, kitang-kita nyo naman na okay yung soil natin, kaya ilalagay ko na to direct dito sa ating paso. So, ayan, okay siya. Hindi masyadong malalim and hindi din masyadong mababaw. So, dadagdagan na natin siya ng soil. So, ayun guys, tapos na tayo mag-repot. And ganun lang talaga kadali mag-repot ng mga halaman. So, sabi ko sa inyo, kapag walang insect yung soil na pinanggalingan nitong ating plants, huwag na natin silang gagalawin. Huwag na natin gagalawin yung rooting system ng ating plants para hindi sila masyadong ma-stress. So, kapag nag-repot kayo, tapos may makikita kayong nag-yellow ng nadahon, normal lang po yun or lumalangkay siya. Normal lang din yun kasi na-stress yung ating halaman nung nag-repot tayo. Bigyan lang natin sila ng ilang araw para makarecover. So, yun yung unang-una natin gagawin. Tapos, yung pag-aalaga na ginagawa lang namin dito sa variegated na sensation ay katulad
katulad lang din po nung hindi variegated na sensation na meron kami. Meron lang palang pagkakaiba, guys, and yun yung aalamin natin. So, ang pagdidilig nito, guys, dito sa amin, halos everyday namin siyang nadidiligan kasi once na magdilig dito sa amin sa garden ay nagdidilig din dito sa aming mga plant collection. Pero gagawin lang natin yung araw-araw na pagdidilig dito sa mga halaman kapag yung soil na gamit natin ay well draining and kapag yung ating halaman ay nakakatanggap ng enough sunlight. So yung sunlight kasi, guys, or yung sikat ng araw ay tumutulong din para mas mapabilis matuyo yung soil ng ating plants. Tapos kung tatanungin nyo kami kung nagpe-fertilize kami, so yes, nagpe-fertilize po kami ng halaman. Kahit itong mga sensation ay nilalagyan din po namin ng fertilizer. So sa pagpe-fertilize, pwede tayong maglagay ng twice a month or thrice a month, depende po dun sa pangangailangan ng halaman natin. And kung tatanungin nyo rin po ako kung nag-i-spray ba ako ng insecticide? So yes po, nag-i-spray ako ng insecticide and importante po 'yon na gawin natin dun sa ating mga houseplant. Lalo na kapag nakita na tayong pailan-ilan insect, so mag-i-spray na po tayo agad para hindi na sila dumami and hindi na pumangit yung ating halaman. So sa pag-i-spray pala, guys, kailangan hindi lang isang beses tayo mag-i-spray. So sa pag-i-spray po ng insecticide, kailangan papasundan din natin siya para mamatay yung insect. Kasi kapag isang beses lang tayo nag-i-spray, hindi po agad-agad talaga namamatay yung mga insect. Kaya kailangan nating pasundan. Dapat ay kahit twice a week tayo magdidilig ng insecticide. So kapag naman katulad nitong tag-ulan, kailangan ay mag-i-spray din tayo ng fungicide. So, ayun. Tapos, ano pa ba? So, ngayon naman alamin natin kung paano namin na-maintain or kung paano namin na-ibalik yung pagkakaroon ng variegation nitong at aming variegated sensation. Katulad nung sinabi ko kanina sa inyo, guys, na nabili namin to, ganito palang kaliliit yung dahon ng ating variegated sensation and sobrang liit pa rin ito nung nabili namin. Tapos, nung mga nakalipas na araw, nakalipas na buwan, yung etong sensation namin ay nakalagay lang dito. So, dyan, sa banda dyan. Hindi po siya dyan nakakatanggap ng enough sunlight. Tapos, nung nakita namin siya na bakit yung tumutubo sa kanya ay pure green na dahon, eh itong plants na to ay variegated. So, sabi ko, and sabi nung asawa ko, ilipat namin siya ng lugar kasi hindi siya nakakatanggap dito ng enough sunlight. Tapos, nung nalipat na namin siya, ganito pa rin yung tumutubo, ayan. Kung mapapansin nyo, guys, meron siyang anim na dahon na pure green. So, hindi dapat ganun yung tubo niya kasi variegated nga ito. Kapag ganun po, kapag ganun yung nangyari sa mga halaman nyo na patuloy pa rin yung pagsibol or pagtubo nung dahon na pure green, ay kailangan nyo po siyang i-cuttings or tanggalin. Pero naghintay kami ng mga ilang linggo pagkalipat namin dun sa lugar kung saan siya nakakatanggap ng enough sunlight. And yung paghihintay namin na yun, guys, ay binigyan kami ng, ayan, meron ng variegation na halaman. And kitang-kita nyo naman na sobrang ganda. Ayan, ganyan yung pagka-variegated niya. Katulad din ng sabi ko sa inyo, yung nilipat nating philodendron, dun ko siya nakalagay. So, dito sa banda na to, guys, sa bandang mainit na yan, dyan ko nilalagay itong aming variegated sensation. And, nandun namin siya nilagay, patuloy na yung pagbibigay niya ng may variegation na dahon. Kaya, kapag kayo, guys, ay nakakaranas ng bumabalik or nagiging pure green yung dahon ng inyong mga halaman, ilagay lang natin sila dun sa nakakatanggap sila ng enough sunlight and babalik din po yung pagka-variegated nung halaman natin. Pero may mga ibang case, guys, na kapag napabayaan natin yun and hindi talaga sila nakakatanggap na ng enough light, hindi na po babalik yung pagkakaroon ng variegation nung halaman natin. Kaya ang ginagawa ng iba, kapag ganun, pinuputol po nila or tinatapkat para kapag sumibol, maaaring mag-produce na ulit siya ng
panibagong dahon na may variegation. So yun lang guys yung ginawa namin, nilagay namin siya dun sa lugar kung saan nakakatanggap sila ng enough na sunlight. So katulad ngayon, nakita nyo naman na meron pa rin siyang sikat ng araw, pero hindi naman po yung sobrang mainit. Ang i-avoid lang natin ay yung sobrang tirik na araw, wag lang natin sila ilalagay doon kasi may possibility na masunog or masunburn yung dahon ng ating halaman. So yun lang yung ginawa namin guys, binigyan lang namin siya ng sapat na sikat ng araw and naghintay kami na magkaroon ulit siya ng may variegation na dahon. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys ay hindi lang para dito sa ating variegated sensation. Pwede rin po natin gawin yon dun sa mga halamang may variegation. So kapag mga variegated guys yung halaman natin, iwasan natin silang ilagay sa loob ng bahay na hindi sila nakakatanggap ng enough sunlight. Pwede natin sila ilagay sa loob ng ating bahay pero kailangan din natin silang ilabas para makakuha din sila ng enough sunlight. So, yun lamang guys. Sana dun sa may mga halaman na nagsasuffer na variegated yung halaman nila pero pure green yung tumutubo. So, maaari nyo pong gawin yun. Bigyan nyo lang po sila ng enough sunlight and maaaring bumalik or may possibility talaga na bumalik ulit sa dating ganda yung ating halaman. So, yun lamang guys. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!